Sa araw na manganak ang ating mga alagang kambing, kailangan natin ito bantayan dahil nga po may mga inahin na naglalakad habang sila ay nanganganak para mapawi ang sakit na kanilang nararamdaman. At paglabas po ng kanilang anak, kailangan natin punasan ang kanilang ilong dahil nga po mayroon parang sapot na nakatakip sa kanilang ilong. At ayan po, nagsilang ng isang malusog na anak ang aming alagang kambing. Ito po ang aming mga alagang kambing. Makalipas lang ang isang taon ay halos times 8 na po ang dami nila. Dahil nga po sunod-sunod lang po ang kanilang panganganak. Ngayon po meron dyan maliliit na tigda 2 buwan, tigda 3 buwan, may tigli 5 buwan. Malapit na rin po magpasampa yung iba. At pagdating po ng October, possible na madadagdagan na naman po ang aming mga alagang kambing. Mabilis lang po magpadami ng mga alagang kambing, lalo na po kapag ito po ay binabantayan natin at pinapastol natin ng maayos. Meron po pala mga nagme-message sa aking Facebook page sa Usapang Agri-Negosyo kung ano daw po ang gamot ng sipon at ubo ng ating mga alagang kambing. Sa ngayon po ay hindi po namin yan masasagot dahil po hindi pa po namin yan nararanasan dahil nga po ang aming kambing nakapastol po ito ng tamang pamamaraan at proper way po na pagpapastol, kaya hindi po namin nararanasan ang mga incident o insidente na sila ay nagkasipon o nagkaubo. Pero soon po, dahil nga po kami ngayon ay nasa part na ng Department of Agriculture pagdating po sa pagbibigay ng gamot at baksin sa ating mga halagang hayop, sooner ay ibabahagi namin sa inyo ang mga aming nalalaman. At ito naman po ang aming alagang kambing. Nasa 3 months old na po ito at meron pong 4 na dede. Pero sa tingin namin, ang dalawang maliit na dede ay hindi po ito gumagana o hindi po yan active. At dalawang dede lang kung sakaling manganak na siya o magbubuntis ang magkakaroon ng gatas. Gracias.